pagsunan ko, padayo nato nga mahalon ang atoang nasod. Mga kababayan, patuloy nating mahalin ang ating bayan. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas. Sa makausap, ang atong pinalagang Vice Presidente, Inday Sara Duterte! Maayong gabi, Davao City! Maayong gabi, Pilipinas! Nanimbaot kaayo ang akong balahibo. Kamupod ba? Grabe kaayo ni nga gabi una. By the way, this is your proud Bisdak boy, Chito Samuntina. Mula sa nag-aalab nating damdamin ngayong gabi, magtagalog si Anggol. Magsisimula ang isang himagsikan para maibalik natin ang mga karapatang ninakaw mula sa atin. Tonight, we raise our voices not in anger, but in prayer. We pray for unity, for wisdom, for leaders who hear the people's cry. We pray for a Philippines where every child, every family, every corner of this archipelago has a chance to thrive. Together, we will protect the land. We will protect the Constitution. Kaya naman, isigaw natin kung gaano natin kamahal ang bansang Pilipinas! Pag muaingon kog, mahalin natin muingon moog ang Pilipinas! Mahalin natin! Kusgi pa! Maisog! Mahalin natin! Mahalin natin! Ang Pilipinas! Ug siyempre, isa sa nagmahal sa ato ang nasod. Dili na nato padugayon pa. Let's all hear it, of course. Congressman Pulong Duterte! Maayong gabi, pa, maayong gabi, te, maayong gabi, pasensya, di kayo kabalo magtinagalog. Muna ni Ron, di ko gusto mo ban ka Mayor Bastis, Indonesia. Testingan ako magbinutan di ah. Kaning mga kalaban, namo, nako, gahulat yod kung kanus ako mutingog. Sukad pagpagawas nato akong statement, nagsugod na po silag bigay sa Kuwas, Manila. Akong asawa na suko, naluoy ko sa akong mga anak, kay makita nila sa ilang Instagram, gasugod nagbigay. Binayran man tanan. Kanang Facebook, binayran na makita ninyo sponsored. Unsay mo gawas sa akong ba-ba karon, ilan ang lisoon again sa akoa. Ana ng trabaho, ana mga... Na akong papaga... Na akong amahan, gagunit siyang baston, maribunal sa kuha. Karon, tulo ka speaker akong nagian, ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman Alvarez, nahimong speaker. Si Cayetano, nahimo na akong speaker. Si Velasco, nahimo na akong speaker. Karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. Ngano man na?
heart attack tani. Heart attack tani. Oraw naglain nagtinanawan akong mahan sa kuwa. Nganong mahadlok man, duha ra man na. Hadlok matanggal pagka congressman parehas gibuhat nilang Arnitebes gi ethics ko. Dito po ko padulong sigurado. Ganda man ako ng party list na babae dia. Nagtuo sa ko kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress ana ako ang ginaig. Gisulti pa ninyo gibulsang 51 billion. Pagita dog bangko dere sa Pilipinas mo release ana. Tunto kang bayhana ka. $51 billion. Kadungog mo atong iro nga akong gidemanda, antong karon padayon man among kaso. Di na ko isulti ang pangalan kay musikat siya. Karon nagputak na pod ni sulti nga kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong $51 billion. Tonto! Tagpila nga balay akong buhaton, tagisagatos? Kabugo ni Pugnan ako. Kani bali na po ni tanan sa kuha ugma, sigurado ni. So, Arnitebes, ilang itanggal? Paspas kayo. Ngapil og zoom, di nila papilon. Kay kinahanglan presence, hadlok ang tao pat yun. Nga nung imo mga hadlokon? Kani mga kauban na kong congressman? Sorry, Congressman Beans. Congressman Nungab, naaday mo rin ha, Congressman Alvarez. Awa man eh sila na hadlock. Ambots, Congressman Beans. Awa man ta na hadlock, no? Basti ganiya, nisulti, kung masugatan kaniya, speaker, tamparuson kaniya. Mutanaw lang kuti. Kay pagtindog balik, ako'y sumbag. Anong, na. Ko asa ning mga tao dito. Committee yan eh. Sige lang. Sulti-sulti yun pang hadlok man eh mo at to des korte kay yung kinabuhit yung kitsamay mo patay ni mo kapangit ni mo bayuta ka ay naunsada ka diha kasi nagpulburan ka diha matukan ka kasabaan na pagkuhan sa akong pamilya. Ako, looy ko ani akong mga anak sa pila katuig. Sigig sulti nga ako adik. Nabay adik yung naning itsura. Kitsa may naiparinte diri nga adik. Tanawin yung parinte.
Pareha ba magitsura? Ginoo ko. Uy! Kabalo mo nga na, sige na po nagpaguhot ng heroan na, karoon na sa'y kauban, karoon ni Gawas prisohan, ilang ipagawas. Nung ang todlo, magsigigaan na nga, murag senyorita, agikargahan o fertilizer, inanambok. Nagsigi na sila bigay sa kwa karoon, kaya wak nakagukot sa kwa service, senado. Mga lumbel. Nagtuo po sila mudagan ko, kakapoy ramag senador po, ta, senator Bunggo. Gaming sipiat ni mo, 24 oras mo kabok. Di daw ko musulod, mao daw gibawasan ang budget, gitanggal ang budget, kay di daw sultan ang babae rin nga, congresswoman, wak daw ko isulod-sulod. Tonto ka day. Og musulod ko, tagdon ko diha. Bugo kang bugodaha ka. Yawa. Og kampanya, kuyaw kay kamiga kang bayhana ka. Mudagan daw siya ag mayor. Paghulat, wak pa eleksyon. Sige na kagpandaot. Karon pangutan-on ta mo. Ngano mudagan pa man ko congressman? Og maulang gihapon ning gobernohan eh. Wag gihapon madto sa akong distrito. Ihatag na lang ako ng bugo nga bugada. Yana. Pero siguro doon yan ay moabot nga proyekto diri sa atong distrito. O diri siyudad. Pangitaan patag 51 billion mura man nagniagi sa kopisina. Kami mga congressman, lobbyist rami. Nga, speaker, DPWH, may muhangyo ko be, Coastal Road akong tapuson, kay gitugdan siyang tuntong nga iksoon, waho man na. Ginoo ko, kaning Facebook, makabugo ginang Facebook. Naunhan naman ko ni Grace po, anak. Ako mo tanipasa tanggalo ng Facebook dari Pilipinas. Amerikano gagunit, anak. Muna, hindi ni muna may labtan. Sila ra, kinsa ilang alaga nga politiko dari Pilipinas, mora na ilang suportahan niya sa Facebook. Ginoo ko. Masagpaan niyo ko sa Ginoo ron. Eh, kapoy gyaw yun, no? Di na nako dugayon kay magwali pa pud si Mayor Basti. Tukod na lang siguro magrelihiyon ani. Tibok pamilya nung tagayaw-yaw. Pasaylo agi ko ninyo sa kung ba karon. Wa po ko kapugong takdan kung Basti ganiya gitan na ako sa YouTube. Wa po ko kapasalamat, no? Daghang kayong salamat sa inyong tanan sa inyong Nadias TV, kamunadya, sa inyong tanan. Daghang kayong salamat sa padayon ninyong suporta sa akong amahan, si Rudy Duterte, sa akong igsoon, si Inday Sara Duterte, kang Mayor Basti, ug labi na gyud, padayon ninyong suporta sa ako. Daghang salamat sa inyo, ug mayong gabi. Daghang salamat, Congressman Pulong Duterte. Okay pa batang tanan? Ato abang babati ang gugma karong gabi una. Importante nga klaro nga atong gihigugma ang atong nasod. Kung wala kining gugma, wala kita karon. Ug siyempre, dako ang atong pasalamat sa mga leaders ug volunteers of all FPRRD groups nga nagkahiusa kita karon ug balik. Familiar ba sa inyo ha? Karong gabi una, nahitabo na ni sa una, 2016. Makahinumdom pa ba mo? Ibalik nato to. Unsa may chant nato atong 2016 election? Unsa ang atong kamot?
Sabay-sabay kita ang tanan. In 3, 2, 1, Duterte! 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 Isang kadakong! Duterte! Go! Wow! Sa makausab ha, daghan kaayong salamat sa tanang mga grupo, sa tanang mga voluntaryo, gikan pa sa 2016, hantod karon, init gihapon ang atong paghigugma. Palakpakan nato ang atong mga volunteers, gikan pa sa 2016. Pagkalami agyon, daghan pa kaayo tag makita karong gabi una ug madunggan nga lami kaayo nga mga mensahe. Sa pagkakaroon, magpadayon kita. Tonight, we share a common pain. We see shadows creeping over our beloved land. Feel the tremors of division shaking our foundation. We witness leaders straying from the path of good governance, leaving our people adrift in a sea of unfulfilled promises. Pero sa gitna ng kadiliman, may liwanag na darating. Mga kababayan, sabayan natin si tawag ng tanghalan sa Showtime semi-finalist, Ralph Merced. Dabawenyos, pahingi ng ingay! Pwede ba itaas lahat ng kamay, everybody? Everybody, hey! Woo! Ang iyong sarili, tagahawi ng ulap sa kalangitang kulitim. Kampanang yayanin sa bawat nilalang nabadanan ang hudmang kasing. Ikaw ang nagsasabi, say, hey! Sa isang panalangin sa gitna ng bagyo, say! Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Sigaw, liwanag, harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag sa dilim. At sa pag-ahon mo sa agos ng ating kasay, sayan, uukitin ang bagong daan. Ikaw ang nagsasabing, say, kaya mo to. Sa panalangin, sa gitna ng bagyo, sabay-sabay! Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Say, liwanag, harapin mong mag-ibig ang bagong awitin. Sabay-sabay, liwanag sa ilim. Hey! Itaas lahat ng kamay, Dabawenyo! Dito, itaas ang kamay!
sa hangin, tumindig at magsilbi. Kaya naman, sabay-sabay, liwanag. Harapin mong mag-itig ang bagong awitin. It's ikaw, liwanag. Sigaw sa hangin, tumindig at magsilbi. Liwanag sa dilim. Harapin mong mag-itig ang bagong awitin. Liwanag. Liwanag sa dilim. Okay ba ang lahat? Sabay-sabay natin kantahin itong mga kantang to, alright? Toto'y bilisan mo ang takbo. Lagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalun ka, tumapa kung kailangan. Baka matamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalan ka't mamandusay dyan sa tabi. Toto'y kumilos ka, maligta rin ang tatsulok. Tulad ng lukhang nilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di isang dahilan. Hanggat marami ang lugbok sa kahirapan, at ang gustisya ay para lang sa mayaman. Everybody say! Habang may na sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Ligtas ang hininga ng kailangan mga tao. At ang dating munting bukid ngayon sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang tatsulok. Tulad ng dukha, nilagay mo sa tukto. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lumpok sa kahirapan, at ang mustisya ay para lang sa mayaman. Say! Habang may tatsulok na sila ang nasa tukto, di matatapos itong gulo. Sabay-sabay! Hindi pula sila ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lumpok sa kahirapan, at ang mustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulong na sila ang nasa tukto, di matatapos itong gulo. Habang may tagsulong na sila ang nasa tukto, di matatapos itong gulo. Di matatapos itong gulo. Di matatapos. Hindi 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 matatapos. Itong gulo.
matatapos itong gulo. Daghang salamat, Ralph Berset. Magpapatuloy po ang inaasam-asam natin tunay na pagbabago. Kaya tayo ay sabay-sabay na humakbang nga maisog. Kaya nga sabi ng kanta natin kanina, wala sa aming diksyonaryo ang yuyuko. Palakpakan po natin ang bawat maisog na nandito ngayon. Siyempre, speaking of maisog, kanina gyud ato ane, ato ne, makakasama natin ang isa sa mga maisog ng Davao City to officially give us his wonderful message. Dili na nato padugayon pa ang atong gihigugmang mayor, Basti Duterte! Maying gabi sa inyong tanan. Di nako masuko usab ha. Kay human naman to ganiha. Gibadlong nako. Nya basig mabigyan ko skotokotoan eh. Human na to ganiha. Ako nalipay ko karong gabion ha. Makakita nga ni ata karon. Nagtapok ta. Di lang mga taga Davao, doon na po yung mga tagalaing lugar. Dili lang diri sa Mindanao, na po yung mga taga Visayas, na po yung mga taga Luzon. Kaya nga no, gatoo ta nga o gusto na to o nindot nga kaugmaon para sa atong nasod. Salamat kaayo ni atakan tanan karon. Pero mo lagi, human ako kasoko ganiha, kapoy na po balikon pa nako tanan. So wayan lang nako. Hindi ko magwilder eh. Usa siguro sa akong pinakauna nga istorya sa inyo ha. Kani sentimento na lang ni ako ha. Kaning ICC. Ako, nasakitan kaayo ko nga ingani na lang ato una ko naon. Kani adto bitaw wa bang gina sila kalanding dere sa ato ang nasod. Unya karon napulihan ang administrasyon kalit nga naa na. Kana manggong gusto dila prisohon ako amahan. Ilang kuano retire ako amahan. Nganong kana pamangyud? Kabalo mo nga no? Nga nasakitan kaayo ko. Nagdako ko nga nagtanaw ani ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nawa na'y gibuhat. Panagsalang magstorya. Panagsalang nako makitan. Kaya nga naman, nagsigira siya gukod sa iyang damgo nga
matagaan niya nindot na kaugmaon. Dili lang ang Dabaw nahimo sa presidente, kundi ang tibuok Pilipinas. Human karon, maunang treatment ani atong balikon ako ang punto. Kaya di ko ganahan manggod na ay tambaloslos na sila yung mga ginaingon nga gusto nilang pasanginlan nga may nagakos, may hinungdan aning gubot karon. Ako nistorya lang yun ko. Ikabalo mo nga no, naningog naman podgod ang uban. Naatay mga vlogger, naatay mga supporter. Dili na ko pwede pasagdan lang sila nga sila rin magstorya o sila rin po'y masuko. Kay nanglan, mo otong ingon ato akong storya ganiha, kay nanglan tamu ubanan. Kita man yun eh. Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan inin nyo. Inyong amahan ra ba gipalubong sa akong amahan? Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. O na ako. Pero kani personal man gyud ni. Eh. Mawad-an gyud ko respeto ninyo. Di na pod gyud ko. Sobra naman po yung kaayo. Ang ginahimo anak nila, parehan ng People's Initiative nila karon. Power tripping mana. Through the use of money and influence and power that they have because they are seated in the highest position. Magsigi tag padala ng mga style sa ingon anak. Wagi mausab. Wagi mausab ba ni ato? Gamiton lang nilang kwarta, palit ang boto, buhatan da istorya, di ay mahitabo na po, mabalik na po tas ka ni ato. Wag pa gani, usa ka tuig, gubot na. Sugod pa lang kayo, instability na gyud akong nakitaan. Kita man mo ana tanan. Puro pasalig, wa pa ka trabaho karon magpanaog kag People's Initiative nimo. Unsa ka? Gilaliman na sila. Mo lang gusto kay sige lang, Godoy. Relax lang diha. Human na lagi ko kasoko. Di na ko, kay gibadlong na ko. Storya rin ni ako. Ah. Sentimento lang ni ako. Pait kayo. Pareha ng Congress karon. Oh, unsay lang gibuhat. Itong wa na iklaro, nagsugod na ng tambaloslos na storya. Kinsay nabilin sa akong amahan, sa inyong former president. Wala. Munang di gyud ta mausab, kay daghang kay mga politiko nga wa gyoy baruganan. Mao gyud na. Ug unta lang gyud. Og mo tungtong kag posisyon. Ha ka dere. Na. Ayaw na lang po gyud unta. Huna-huna ang mudugay baka o dili. Total pribilehiyo na man sa imuha. Oportunidad na po na nimo nga mabutang ka diha aron makahimo kag kaayuhan para sa imong lugar o sa imong nasod. Ang problema, manggod, kung dili kwarta, bulsa o kwarta,
Ambot. Gusto lang yun siguro nga, tisoy lang sila permente, kaya na sila's position. Power. Hunger for power na ilaha. Kamu, naaman mo diri karon. Ayaw ninyo, ayaw mong sugot. Ayaw mong sugot. Kaya, pirme na lang kita, ingon ane. Inigawas ko sa politika, 2016 man. Okay. Tuo, manggib ko sa kampanya sa akong amahan. Di lang po kay amahan nako siya, taga-Dabaw man ko. Nakita, manggib na ako, og ang paglambo. Paglambo sa atong lugar. So, muna-una ko sa akong kaugalingon, basig. Basig ang tibuok Pilipinas, di lang ang Dabaw. Na naman unta ta dito. Ang problema, nasudla na po tagtae. Ang traditional nila nga politika nga kwarta-kwartahon lang mga tao. Wala kita'y padulungan na ni. Kung ingon ana lang ta permente. Muna kinanglan gyud, musukol gyud mo kay katungod ninyo nga inyuha gyud ang inyong nasod dili sa mga kamot sa mga pipila lang katao. Kaihion ko. Di kay ko ganahan ang storya og dugay, total na aman mo dere. Napa ko amahan mo storya man karon. Just a simple message sa ato ang pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Maura to. Sunod na po. Kaya para di kumuhutan ng story sa inyo. Ha? Importante na. Tadiri ka rin tanan. Malipayon lang ta. Pag-uli na to. Gakso na to itong pamilya. Gakso na to itong mga anak. Butang lang gid ninyo sa inyong kasing-kasing inyong nasod. Ayaw mo padala. Maura na. May gabi is yung tanan. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat, Mayor Sebastian Baste Duterte. Isa sa mga rason kung bakit andito pa rin tayo sa kabila ng maraming pagbabago sa gobyerno. Ito ay dahil sa maraming hindi bumitaw para ipagtanggol ang ating sinimulan kasama ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tulad na lamang ng isa sa ating panauhin ngayong gabi, ladies and gentlemen, former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Mayong gabi, Dabaw! Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyong mga Dabawenyo. Dahil kayo po ang unang-unang nagsabi,
the Dabawenos are not for sale. At dahil nauna na po kayo nagsabi niyan, ang sigaw ngayon namin sa Luzon, the Filipinos are not for sale. Nagpapasalamat din po ako dahil isang Dabawenya ang nagsalita at sinabi ang tunay na anyo sa likod ng bribery initiative, yan po ay ikaw ay tambaloslos. Mga Dabawenyo, nagpapasalamat din po kami dahil pinahiram ninyo sa amin ang inyong alkalde na naging dahilan ng Pilipinas ngayon ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat po kami dahil pinahiram niyo ang alkalde na naging dahilan para maging tahimik ang ating mga komunidad. Siguro ang sabi na lang ng ating Mayor Rodi Duterte, isa lang ang aking pagkabiguan. Narariyan pa rin ang pulburon. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang inyong pinagkaaantay-antay. Walang iba kung hindi ang super ate to the President, Senator Aimee Marcos. Nasaan na si Senator Aimee Marcos? Nasa Quezon Park po ngayon ang ating Senator Aimee Marcos at sana madinig muli natin ang kanyang napakagandang dasal noong isang gabi sa Bulacan. Nais niyo bang uling magdasal si Senator Aimee Marcos? Maya-maya maririnig na natin yan. Bakit nga ba nais nilang baguhin ang ating saligang batas? Lumabas na po ang huling survey. Ang lumalabas, nangunguna po ngayon para sa presidente kung mag-i-eleksyon bukas, walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Napakalayo na po ng agwat niya sa susunod na kandidato or magiging kandidato, mahigit 12 puntos na po ang kanyang agwat. Tinanggalan siya ng pondo, binato ng putik, tumaas pa rin ang approval at trust rating, mas mataas pa sa presidente ng Republika. Sa katunayan, nagpapasalamat po kami dahil sa ginawa ninyo kay VP Sara, mas minahal siya ngayon ng sambayan ng Pilipino. Wika nga nila, it is difficult to pull down a good man. Ang tawag ko kay VP Sara, the woman with the balls. Dahil siya po, hindi naglilinlang lalaban sa eleksyon. Kung matatalo, hindi tatakbo, hindi gaya ni Tambaloslos, hindi mananalo, babaguhin ang saligang batas. Ang tanong, mga taga-Dabaw, payag ba kayo? Susunod ba kayo sa Tambaloslos? Magpapabili ba kayo? Kaya nga po patuloy ang aming pasasalamat sa inyo. Dahil kayo ang nanguna na manindigan laban sa puwersa ng kadiliman, ngayong gabi, sinimulan natin ang proseso. Maninindigan kami laban sa kasamaan. No to bribery initiative. We are not for sale. Di na po ako magtatagal kasi kanina pinalecture ako ni Kabsek. Abay sabi niya, mag-lecture ka ng mahaba dahil darating pa si PRRD. Nag-lecture naman ako. Pero ngayon lang dumating si PRRD
kaya hindi ko na po pahahabain. Dahil baka mamaya sabihin sa akin na aking amo, Hari Roque, nakakaantok ka na. So muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong mga taga-Davao dahil pinahiram ninyo ang inyong pinakamamahal na alkalde sa bansang Pilipinas at PRRD. Maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo naibalik ang dignidad ng bawat Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas! Daghang salamat ug mabuhay pud ka, Attorney Roque. Kanina na gikanta nga habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, they will not care about us. They will not care about our rights. Tingin nila mabibili lang ang lahat, pati na ang ating pagkatao. Dili ta mga tulaan. Pakinggan nawa ng Panginoon ang ating panalangin. Mga kababayan, narito si Jets Taksanan para sa isang awit. I'll be ready, I am ready. I don't want
wanna battle. Wanna battle all the time to say you have the answer. Wanna battle. Wanna battle the broken heart you ever after. Wanna battle. Wanna battle the blessing and the disaster. Oh, oh. Wanna battle. Wanna battle. Daghang salamat, Jets. The stage is set for our next presenter. Someone whose passion for nation building is truly contagious, as he is always viewed on social media as the truth seeker and a whistleblower. Mga pasabog at mga hinahawakang alas ay bubuksan ng ating susunod na panauhin. Mga kababayan, ang isa sa mga quote and quote na budol ang brother dragon ng mga DDS, Attorney Glenn Chong is in the house. Sa atong mga tinahod nga opisyal, labi na sa atong kanhing presidente, Rodrigo Duterte, sir. Sa inyong tanan, mga kaigsunan, mayong gabi. Kaganina nag-istorya ako dito sa Grand Menseng Hotel. And akong istorya, di ilang ko magpaligoy-ligoy, na ay... na ay balak ang atong gobyerno nga usbon ang atong konstitusyon. Ang atong konstitusyon mao na ang atong social contract nga dili kita abusaran sa atong gobyerno. Di ba? Kadaghanan sa atong katungod ato nang gi-surrender sa atong gobyerno kabaylo sa duha ka butang. Konsultahon ta kung kinsa ang mangulo kanato ug ang gobyerno para sa atong kalambuan. Karon gusto nila usbon ang atong kontrata sa gobyerno nga dili kita abusaran. Gusto na ako ipaabot kaninyo kung unsang klase nga mga tao kining mga naa sa likod niini. Unom ka tuig nagtabang ko kang Lisa og Bongbong Marcos nga way bayad ning tabang ko tungod kay nagtuo ko nga gitikas sila ni atong 2016 elections. Human kada buwan na ako dito mag-dinner sa ilaha. Muuli ko alas 12, ala una sa buntag, alas 2. Kaila ko nila. Walo mi katao, plus ang duha ka mag-asawa. Sa walo katao ni ana, unom mi, duha sila. Sa walo katao ni ana, duha lang ang magyusi. Sir, sorry ha. Duha lang ming magyusi, si Lisa Marcos og ako. So every time gusto siya magyusi, pikpikon ra ko niya, tara nga doon atas garden. At tumi magyusi. One time, niingon siya. Iyang anak si Sandro Marcos nagtrabaho sa opisina ni Tambi, ni Tambaloslos. O niya, niingon si Lisa. Kay bao ka, ingon akong anak that they are so corrupt and they do not even attempt to hide it. So you see, makita na nato ang pagkatao sa tao nga nagtudlo sa iyang anak. They are so corrupt and they don't even attempt to hide it. So pag ato nang file na og COC si Bongbong, gipatawag ko ni Lisa Marcos. Ingon siya nako, adto ka sa headquarters, pwede ba kaduha lang sa usa ka semana? Ingon ko, why problema? Sa pila may ko ibayad nimo? Ingon ko, unom ko katoy katabang nimo. Wa magari kay bayad nako bisan piso. Karoon pa ako magpabayad nimo. Isa, sige, himuunti kang commissioner sa COMELEC, himuunti kang chairman. Sir, Marso 2022, may meeting ko kang Lisa Marcos.
Ningsuod po itong duha niya katao na una sila si Hubert Guevara, si Ivan Uy, dirikuwa siya kakita. Niingon din siya, "Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys." Paglingin niya sa ako, ingon siya, "But not you, because they hate you so much." Kay baon ako, gibaligya ang akong ulo kang Smartmatic nga number one akong kontra. So kay ba mo, mauna ang nature nila. Kung pwede kanila gamiton, gamiton kanila to the maximum. Pero pag naay better deal, sila pa'y una mulabay ni Moos Basurahan. Mauna ang akong pagkaila kang Lisa Marcos. Kining attempt pag-usab sa atong konstitusyon, dili ni trabaho ni Tambalustros, kay ba ako dana, naggagikan na kang Lisa Marcos, believe me. Si Lisa ang may plano ni ining tanan kay gusto niya himuong presidente ang iyang anak. Layo pa, di pa qualified. Kinahanglan niya singitan og usa ka tawo. O kung di niya kayang padagon kay kahibaw magitang di yun mo daog si Tambalustros versus Inday Sara, si Inday Sara magyun ang mudaog, wag yun chance si Tambalustros, mo nang gusto na lausbo ng atong konstitusyon. Musugot ba mo ni ana? O di yun ta musugot. Di ko magdugay, mao lang ni akong ibilin kaninyo, mga kaigsoonan. Naasa inyong tagsa-tagsa kakamot ang gahom para mabago ang dagan sa inyong tagsa-tagsa kikinabuhi. Kung gamito ninyo ang inyong gahom sa saktong pamaraan, tanan kita mabulahan. Magsayop ta kitang tanan paroong sa perdisyon. Ayaw ta pagsayop karon. Atong babagan ang ilang plano nga manatili si Lisa Marcos. Si Lisa Marcos ang tinuod nga nagpadagan ining nasod karon. Now we are treated to a spectacle of a person who didn't file a certificate of candidacy but is running the presidency. Si Bongbong Marcos, tau-tauhan rana niya. Musugot tali ana. Di man ang bayhana mo yatong gipili. Karon siya ang nagpadagan sa tanan. Dili ta musugot. Mga kaigsoonan, iniguli ninyo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Tanawa ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo. Sila dili sila makasukol para sa kailangang ugmaon, ugma, ug karon ug ugma. Di nila kaya musukol. Kita ang mubarog para sa atong mga anak, sa atong mga apo. Maulang na ako ibilin kaninyo. Daghang salamat. Daghang salamat, Attorney Glenn Chong. Ladies and gentlemen, please welcome Kenneth Thadong and EMNT. Everybody allegation in the suit, in the news, everybody gone. Bang, bang, shock, dead, all the guns gone. All the brothers say is that they don't really care about us. All the brothers say is that they don't really care about us. Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never chew me. Do me, sue me, everybody do me. Kick me, cock me, don't you black and white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. I got a puppet to chill and I love me. I'm a victim of police brutality, no. I'm tired of being the victim of pain. You're raping me on my body for God's sake. I look to heaven to fulfill his prophecy. Set me free. Skin
head, dead head, everybody's gone. Situation, aggravation, everybody, allegation in the suit, on the news, everybody drunk with black men, everybody injured. All I wanna say is that they don't really care about us. Was living in private life. Skinhead, deadhead, everybody's gone. Trepidation, speculation, everybody, allegation, need a suit. On the news, everybody, trash me. Kick me, everybody, kick me. All I'm gonna say is that they don't really care about us. All I'm gonna say is that they don't really care about us.
we break it down. What do y'all think? Uh-oh. Froggy, drop that beat, huh? You wanna break it down for me? Yeah. Oh, what? You wanna break it down, guess what? What? Then show us what you got. Okay. Hey, Carmiti. Yeah. You think you're foxy? I am. Like you all naughty. Hold it. Then show us what you got. She got it. Hey Jesse, yeah. You think you're sexy, yeah. With all them breasties, yeah. Then shake them like they hot. Oh, yeah, shake. You better work them stripes, girl. What the stripes, girl? What the stripes? She showed you what she got. Oh. Hey Ashley, yeah. You think you're sassy, yeah. But now get nasty, okay. And show us what you got. Please, please.
Pabot sa Pilipinas!
na kagad 2,000 ka! Oh! Sino nga magaling sumayo? Get ready! Meron na kayong jacket? 2,000 pa! Mananalo! 10,000! Ikaw mapigilan tayo ay sumayaw. Lalo't magaganda ang ating natatanaw. Sadyang gumagalaw ang katawan ng paa. At gusto pang maglambata. Sige lang, bakit inalay! Sige, sige.
sumayaw. Sumayaw ka akin. Sige, sige, sumayaw ka. Si Lolo at si Lola. Sige, sige, sumayaw ka. Si Tito at si Tita. Sige, sige, sumayaw ka. Sige, sige, sumayaw. Si Mama at si Papa. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka akin. Sige, sige, sumayaw ka. Si Lolo at si Lola. Sige, sige, sumayaw ka. Liga, 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 liga. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka akin. Sige, sige, sumayaw ka. Si Lolo at si Lola. Sige, sige, sumayaw ka. Si Pito at si Tita. Sige, sige, sumayaw ka. Si Mama at si Papa. Sige, sige, sumayaw ka. Kalimutan ang problema. Sige, sige, sumayaw. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw. Sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw. Sino lang ang kailangan ng pera? Gusto ko madaling ka, sigaw ng bayan! Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka ate. Sige, sige, sumayaw ka, si Lolo at si Lola. Sige, sige, sumayaw ka, si Pita. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka mare. Sige, 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 sumayaw, sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka mare. Sige, sumayaw, sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka ate. Sige, sige, sumayaw. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka pare. Sige, sumayaw, sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw. Sige, sumayaw, sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka pare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka mare. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka tuya. Sige, sige, sumayaw, sumayaw ka ate. Okay, para mabilis tayo lahat. Para mabilis, andali. Magkakandalat. Huwag niya umiyak, walang iyak. Huwag niya umiyak. Okay, nakita kita sa person. Dali, 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 nagmamadali tayo. Go, go, go! Let's go! Meron pa kami yung surpresa sa inyo, okay? Oh, dali, lala, dito. Walang daan dyan, walang daan. Dalihan nyo na, okay. Ilan na lahat dyan? Sige, kumuha tayo ng dalawa yan. Oh, yan, nakakulay pula na yan, yan. Nasa una pula, eh, liga, yan, naka. Pakikuha nga, pakikuha. Sige. Parang maging masaya kayo. Dalihan nyo na, mamayan nyo na, ayusin yan. Dito na kagad, mabilis. Ding, nagmamatay tayo. O, peso na ha. Simple lang gagawin nyo. Magkakalaro lang kayo ng Hepe Puray. O, si nanay. O, si nanay, makakalaro pa ba yan? Okay ka lang, nanay. Ha? Pobreme. Pobreme. Pobre. Walang pobre dito. Tutulungan namin kayo, okay?
Alright, okay na? Para mabilis, para mabilis. Mabilisan lang to, mabilisan lang to. Alright, ready? Okay na? 2,000! 2,000! 2,000! Salamat! Salamat, Yawil. Okay, 2,000! Naman, naro ka na. Salamat, Yawil. Salamat. 2,000! Pambili ng bigas, 2,000! 2,000! 2,000! 2,000! Diyos ko, Lord. 2,000! 2,500, Mary! Ay, hindi na 2,500! Okay, mabilisan lang to. Hep, hep, hooray. Practice tayo. Dalawa. Hep, hep. Hooray. Sama, 1, 2, 3, go. Hep, hep, hooray. Okay, hep, hep, hooray tayo. Yung mananalo, meron 10,000. Pag naka-hooray, dapat todo taas ang kamay. Practice tayo. Hep, hep, go. Hooray. Okay, lalo na tayo ha. Galing kayo. Pag na-out kayo. Up. Oh, practice lang. Go! Hep, hep. Hooray! Hep, hep. Hooray! Hooray! Okay, okay. Hep, hep. Hooray! 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 Okay, alam niyo na, ha? Todo taas na mga kamay. Nanay, ha? Okay. Let's play. Go! Hep, hep. Hooray! Hooray! Out! Go! Hep, hep. Hooray! Out! Go! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Out! Mabilisan! Go! Hep, hep! Hooray! Out! Hooray! Hindi lang kinikita kamay! Mabilisan lang! Go! Hep, hep! Hooray! 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 Go! Out! Hindi pa siya out, hindi pa siya out, hindi pa siya out. Okay, ha? Sorry. Okay, go! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Out! Bahala sa'yo. Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Out! Nanay, nanay, banda ka, ha? Go! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Out! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep. Out! Oh, sa kamay! Ang mabilis, ha? Go! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Out! Oh, ha? Susunod ka na. Galingan mo, ha? Galingan mo, nanay, ha? Hup! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hep, hep! Out! Sus, ha? Ang yatag niya mo, ipadugto na kugma. Ano daw? Ano kung liyog ka pala? Ah, masakit yung ano niya. Oh, susunod na kayo. Susunod ka na! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hep, hep! Hep, hep! Hooray! Hep, hep, hooray. Maana naman, pambili kong gamot. Pambiling gamot. Dagdagan natin, pambiling gamot. Salamat. Salamat, nanay. Oh, ready? Meron akong 20,000. Ano trabaho mo? Housekeeper. Housekeeper. May asawa? Opo, senior na po. Okay.
Kayo po, anong trabaho niyo dito sa Davao? Online seller po. Online? May anak kayo? Ilan ang anak niyo? Isa lang po. Isa lang ang trabaho ng asawa niyo? Nasa barangay. Okay. Trabaho mo dito? Barangay staff po. Ah, barangay? Ang bahay ko naman. Ano? Ang bahay ko, bago lang namatay. Kayo po ba may asawa nanay? Namatay na. Ha? Bago lang daw namatay. Namatay? Oo. Ano kayo namatay? High blood. Ilan po ang anak niyo? Isa ra. Walang trabaho. Ako lang maghanap buhay. Minsan magbalabada lang ako. Oo, wala akong trabaho. Ano ang trabaho niyo? Wala. Bahay lang. Minsan tutulong lang ko maglaba. Okay, lahat kayo may magandang istorya? Biling gamot. Nanaginip ba ako, Kuya Will? Ano na pinaginipan mo? Alam mo, Kuya, nagpunta ako dito, wala pa masabi. Thank you, Lord. Napili mo ako. Okay. Naging apotatlo, walang nanabuhay. Kayo naman, okay naman. Kaswerte namin, sir. Uy. May 20,000, yung gagawin natin. 5,000! Bilangin mo kung 5,000. Bilangin mo. Bilangin mo! 1, 2, 3. Okay. 5,000! Okay. Okay na kayong tatlo. O, si nanay na maiwan. Panalo na kayo. Okay, ha? Okay. Okay, pagpe-pray tayo. Ano ang problema, nanay? Ang problema ko ka nang... Walang pambiling gamot. Wala lagi, namatay na. Namatay na, sino? Ang banak ko, namatay na, bago lang high blood. Ba't kayo nandito? Ba't kayo nandito? Punta man ko sa aking pinsan siya. Bakit po kayo nandito? Ihanap po ko sa aking pinsan. Na magdito na si Juan Anday Sara. So, aking Anday Sara? Oo. Ano gusto niyo sabihin kay Vice President Anday Sara? Ano gusto niyo sabihin? Nalipay man ko na punta ka dito kay Maroon ako eh paano sa doktor. Okay. Si nanay po ang winner natin dahil dyan, nay. Hindi niyo ako pinapansin. Wala pa kayo! 10,000! Mawawin ang lahat sa aming pagbibigay ng saya at pag-asa na iyong hinihintay. Mawawin ang lahat, dito'y wala nang papantay. Mawawin! Ha? Sila ang kaunapuhay namin ka nang punta dito. Kapitbahay na ang nag-angling siya. Okay. Okay. Sige, nanay, ha? Okay, salamat. O, bigyan na siya ng trobongo. Buksan mo. Ayun si Senator Bongo. Okay? Ayun si Senator Bongo. Senator Bongo, palapakan niyo po si Senator Bongo. Ayun ka. Ayan, nagbigay siya ng jacket. Si Bongo na ba? Si Bongo. Ah, si Bongo. Sa si Bongo daw siya nakatira. Punta na ako doon sa bahay namin kay ang aking mga kapatid. Magtalik lang sa ako kayo. O, nanay, meron pong binigalo sa inyo si Senator Bongo. Panibagong jacket! Yan. Meron kayong 10,000. Ingatan niyo po ang pera niyo, ha? Asa yung mga nanalo lahat? Asa yung mga winners? Ha? Okay, papaliwanag ko sa inyo. Meron kayong 10,000, ha? 10,000, ha? Ingatan niyo. Papapasamahan to, eh, pag-uwi. Ang doktor, pa-check up ko. Pa-check up kayo, ha? Sino ba ang kasama nyo? Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Okay. Kawawa si Aling Girl Kalawin. Ay, salamat sa Diyos.
Pakiano lang. Akin na yung jacket para kay President Duterte. Pupunta ako dyan mamaya, magbibigay ako sa inyong jacket dyan. Eh, maraming jacket, mamaya. Christian jacket. Akin na yung jacket. Saka yung blue. Asa yung blue? Hindi, ayan na, ito. Andoon yung blue. Oh, sandali lang ha. Hintayin lang natin si Maala Pangulo. Para makaupo, okay? Papabuhin natin si Mahal na Pangulo. Sandali lang. Jacket na blue, ni Presidente. Sandali lang po ha, papaupay na natin si Mahal na Pangulo. Kulay, lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa bayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo lang po ang magpapaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-imbita nyo sa akin. Kaibigan tayo. Matagal na po. No? Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Mahal na Pangulo. Mayor, sa video. Po na po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-Davao. At sa mansulok na mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, Rodrigo Duterte page,
sa YouTube, nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. At, pupunta ako dyan, mabibigay ako ng jacket. Okay, ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo ho, last March, 2 years ago, bago mangga, top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po, sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Attorney Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan kakaharap mo ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako kung tinatawag ko sa mahal na Pangulo. Sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam nyo, hinanda niyang pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpatagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napapunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawa Win. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisipan ko. A lot of times, marami kaming pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID. During the COVID, tapos po, nag-decision ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulog yung TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po yung tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin si Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo. Sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Pinagdasal ko po itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko servisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa, nagmamahalan.
Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa akong magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano ang utos niyo sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming maraming salamat. Ang puso mo at isip ay para sa bayan, magtatanggol, maglilingkod, yan ang iyong sinumpan. Bayani ka. Basta ako, wala ni katiting na mag-iisip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako marunong mag-English, hindi man ako magaling sa batas, pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Sa panahon po ito, sa oras na ito, magsisindi na po tayo ng mga kandila. Hawakan niyo po ang inyong mga kandila. Yan, please. Sindihan natin ang mga kandila na magbibigay liwanag sa madilim na nararamdaman po ng ating bansa ngayon. Sige po. And of course, we would like to call our mayor, mahal na mayor, Sebastian Baste Duterte. Palapakan po natin ang mahal na mayor. Pwede ba pakihinaan yung ilaw dito sa harap lang, please? Para makita lang. Yan. Pakihinaan lang para. Pakibuksan po, pakisindihan lang po. Doon sa likod, Diyos ko, napakita. Direk, pwede ba natin ipakita kung gano'ng kadami po nagmamahal sa ating mahal na Pangulo? Kung wala pong mga kandila, cellphone po. Please, pakibuksan po mga ilan ng inyong mga cellphone. Buksan po ang mga flashlights po ng inyong mga cellphone. Ipakita natin sa buong mundo. Wow. Ito po ang magbibigay ng liwanag sa dilim. Nararamdaman natin sa ating bansa ngayon. Mga tigatabaw! Sa almang sulok ng mundo, sa lahat ng mga nagmamahal, sa ating dating Pangulo, kahit na sa bahay nyo, sa almang sulok ng mundo, sa Luzon, Visayas mundo, wow! Direk, ang ganda po na nito, direk, yung camera nyo, ito. Doon sa dulo! Okay, Mayor, ihilaman na po natin ang kandila na magbibigay ng liwanag sa dilim na nararamdaman natin. Eh, di ba, light ba yan? Pwede mo pakita mo? Dito. Hanggang dito sa kabilang kalye. Hanggang dito. Ipakita natin ang Davao. Nagkakaisa at nagmamahal sa ating former president. Regalo po ito ng mahal na Pangulo para sa inyo lahat. Lahat po ng kalye. Kaway! Yung ilaw ng tahanan na yan.
Yan na po ang kailangan na kailangan natin. Ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang haligi ng bawat tahanan ng ating pamilyang Pilipino. Yang ilaw na yan, malapit na yan na magbibigay ng liwanag sa madilim. Mga mahal namin kababayan, Pilipinas, saan bang sulok ng mundo? Luzon, Visayas, Mindanao, saan bang sulok ng mundo? Ang taong nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa bawat Pilipino, Mayor, former President Rodrigo Roa Duterte! Lights, please, lights. Sige, ayaw na punta! Ang nagmalasakit, nagmahal, kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paos ang boses ko. At pasensyahan ako, ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magagandang dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito, meeting de avance? Alam mo, nung unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino yung mga lolo natin kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my... Ayan si Father Ivasco, chief of staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan, may plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa harap ko, nahuli yan si Ivasco. At ako naman ay fiscal noon,
pumunta ako sa katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong dalawang pare. Father Tison Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makigsapalaran sa NPA. Sabi ko, wag, kasi pare yan. Puta, alam mo, ang Diyos nandyan eh. Eh kung ito lang naman yan ang prinsipyo, iduluhiya, eh hindi naman kriminal yan, kidnapper o pusher. Eh sabi ko, kulungin na lang ninyo. So, sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Corey. Eventually, na-release siya sila lahat, pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga isparo nang galing dito at naging uso sa buong Pilipinas yung pagpatay. Wala. Barangay captain, konsehal, military, navy, police, puro may pamilya, anak ka ng kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo man lang mabinta sa mapayapa na panahon, eh. So kinuha ko siya chief of staff, tapos umuwi siya sa Bohol, naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming salamat. You guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipagduyog sa Bisaya, sumama lang sa ating, kung sabay tunong sa Tagalog, yung ating, the purpose of why we are here. Wala akong, no longer in politics, I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako maka kampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito,
ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Mailocano, Masibuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution, parang bahayan sa tao. May poste, sabi natin, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na yung malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. May mga sahig, nandyan lahat. Lamesa, desks, chairs, and everything.
wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba? Ugali, iba? But bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the constitution. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution so Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta ba Manila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletsi-letsi yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige, pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang yun? Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganun, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente, ako naging mayor, ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis, no? Baka ihi mo ito, ha? Kakao.
nakaubos talaga ng laway itong... What do you expect the national government, particularly ang Malacañan? Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo ginamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako papayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo ganito. Hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacañan, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then, Magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganun dapat, ang eleksyon is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote. To elect a president. Itong parliament, prime minister lang
ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yan naman, baski ano ka, diyan katagal ako. Yan, oh. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Diyan Mayor ako pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, mag-eleksyon, nanalo, seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga belaga, pati lalaki. Pasok niyan, seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanyan, nakatamaraw, paglabas niyan ng Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat wala ako. Paglabas ko sa Malacanan, lipad ako dito. Munta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ali. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang putang ina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon,
si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. Pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi. Sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parlament, itumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong Bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Eh, marami siyang sundalo. Eh, kaya natin. Kayong pumalag. Kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacañan. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacañan. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko yan lang ang mapakain ko sa inyo.
Walang steak-steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Molacan dyan. Oh. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng ngayon, mula naman, yun naman lang ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Alam bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, merong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya, hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmaker. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang, pagkatapos, bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga militare. Gusto ninyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yon, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years, kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat. You should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi. Shower lang yan doon sa Malacañang ginagawa nila pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito election. Naka-focus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative.
ang nangyari ngayon, hindi yan people's initiative, kung hindi buying the people for their signatures. Nagpaumpisa pa lang, pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda, kung pirapirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now, you might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasi sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng constitutional convention through people's initiative or when you open the constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipaunin na lang ako, nagkagi ako ng ano, may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi man kasi niya ako hinayaya, kapupunta sana ako ng Tagum. Para lang makapag... Ako, galit talaga. Bakit po, putang ina? Galit siya. Bakit? Bisaya pa, makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ganunin ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyo, milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Malacañan, kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon, the real purpose itong constitutional changes sa people's initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe sa kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon, kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacañan, yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan nito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya, at taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo, yan! Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,100, tanggapin mo, pera ninyo, yan! Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas lang naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain.
Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, ano, mga kasalanan, mga kabit, ganun. Sabihin mo kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilambus ko yan sa ulo mo. Putang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo. Magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili, sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing anong kasalanan ninyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang mahal nating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte! Tatalian gamit ang mata, tamis na salita, aamuhin paglalaroan na parang bata. Mga kaigsuunan, pirmi natong timan-an. This is not the time for silence. This is the time to remember who we are. We are Dabawenyos. And we are not for sale. We are Filipinos. And we are not for sale. Daghan kaayong salamat sa inyuhang tanan, sa tanang mga barangay nga mitambong karong gabi una. Maraming maraming salamat at sa darating na araw, patuloy tayong hahakbang mga